Hey guys, welcome back to my channel. Ano po? So for today, I will be helping you to understand on how to solve simple worded problems. And our first word problems for today is about digits problem. Ano po? So let's start. So here we have a simple problem. But before we discuss this problem, ano nga ba yung ating digits? Ano ba pag sinabi nating digits? Ano po? Let us understand the digits. Now, sa number na 501, alin ba dyan yung ating units digit? Alin yung ating tens digit? At alin yung ating hundreds digit? Ano po? So, basic yan. Yung ating tens digit is of course, or yating units digit is of course, the first number to the left ng decimal point, yan yung 1. Yung ating tens digit, of course, siya yung sumunod sa units digit. And yung ating hundreds digit is of course yung sumunod sa tens digit. So ito yung ating units digit, ito yung ating tens digit, at ito yung ating hundreds digit. Ano po itong 5? So now going back to the problem, tingnan natin kung ano yung problem. Ano po, lahat may problema. So the units digit in a 2-digit number is 1 more than twice the tens digit. Find the number if the sum of the digits is 7. So, ano po yung clue natin na binigay dito? Ano po? So, yung unang clue is a 2-digit number. And yung sum of the digits is 7. Clue natin is 2-digit number. 2-digit number only. Ano po? And sum of the digits is 7. Ano po? So, pag in-add daw natin yung dalawang digit, yung kalalabasan is 7. Ano po? Ano pa yung ating ibang clue na binigay dyan? Ang sabi dyan, yung ating units digit is 1 more than twice the tens digit. Ano po? Is 1 more than twice the tens digit. At yung binigay lang is yung tens digit only. Ano po? So, alam na natin yung mga clue, alam na natin kung ano yung mga key points ng problem. Now, let us try solving the problem. Ano po? So, again, ano yung binigay? Yung binigay lang, binigay na lahat. Yung binigay lang ay yung units digit. Ano po? So, let yung ating tens digit, gawin natin siyang x. Ano po? And yung ating units digit, ano yung sabi sa units digit natin? It is 1 more than twice the tens digit. So, kung yung ating tens digit is x, sabi daw dyan, yung ating units digit is 1 more than twice the tens digit. Ano po? So, 1 more than twice the tens digit. So, bakit ganun po tayo, ganun ako magsulat ng number equation? So, yun po usually yung tamang pagsusulat ng number equation. May mga times na, pero usually, kadalasan, ganito po ang pagsusulat ng number equation. Ano po? From right to left. Bakit? Bibigyan ko po kayo ng scenario. Ano po? Now, sabihin natin yung sinabi dyan is 1 less than twice the tens digit. Ano po? Kung ang pagsusulat natin ng worded problem is from left to right, gagawin natin yan ay 1 less than twice the tens digit. Yan yung from left to right. Ano po? Now, ang tama po is from right to left. Dapat 1 less than twice the tens digit. From left to right. Bakit? Sabihin niyo po, bakit sir, bakit from left, from right to left? Bigyan po natin ng value yung x. Ano po? Let's say, yung value ng x is 2. Ano po? Now, dito sa first natin, na from left to right, magigisang 1 minus 2 times 2 times 2
which is yung 2, pinalit lang po natin yung value ng x. Ito po yung x na 2, pinalit natin dito, kaya siya naging 2. So, 1 minus 2 times 2 equals to 1 minus 4 equals to negative 3. Negative 3. Ano po? As compared dito na 2x, which is 2, 2 times 2 minus 1 equals, again, yung x natin, ito siya, pinalitan lang natin ng ito kasi sabi natin yung value ng x is 2. Sabihin natin, ano po? Now, 2 times 2 is 4 minus 1 equals to 3. Now, the question is that, is negative 3 same with positive 3? Hindi. Ano po? So, pag ganito kayo magsulat ng worded problem or worded equation, from word problem to number equation, mali po kayo. Ano po? Pag ganyan kayo from left to right. Kaya gawin na nating habit na from right to left. 1, 1, less than, twice, twice the tens digit. So, from right to left. Ano po? So, try natin i-solve. Ano po? Ano yung sabi dito? Find the number if the sum of digits is 7. Siyempre, ano po yung una nating isusulat? Una nating isusulat, sabi natin 501. Una nating isusulat kasi 2 digit lang yan. Una nating isusulat sa equation is yung tens digit. Ano po? So, ano din dyan yung tens digit natin? X plus 2x plus 1 equals to 7. Ano po? So, bakit naglalagay ako ng parenthesis? Ano po? Para di tayo magkalito-lito. Kasi ito ay isang value. Ano po? So, gawin nating habit na pag naglalagay tayo sa equation ng mga nasa isang value or nasa isang ganito. Halimbawa, units digit siya. Lagyan natin ng parenthesis para hindi tayo malita. Ano po? Anyway, pareho lang yung kalalabasan niya kasi meron naman tayong plus sign. Magkaiba po kasi yan pag tinanggal natin yung plus sign. Tapos, pag merong plus sign. Kasi pag ginamit natin yung parenthesis na wala dito ng ibang sign or walang ibang operation na gagamitin, magiging automatic multiplication po yan. Ano po? So, yun. Let us solve. Magiging siyang 3x kasi combining like terms, 3ax plus 2x equals to 3x. Plus 1 equals to 7. Again, 3x plus 1 equals to 7. So, magiging na siyang 3x equals to 7 minus 1. So, ano po yung nangyari doon? Nag-magic si sir. Bakit napunta sa kabila yung minus 1? Ano po yung nangyari dyan? Ang tawag po dyan is addition property of equality. Ano yung sinasabi sa addition property of equality? Kung ano yung gawin natin sa right side, yun din yung gagawin natin sa left side. Kung nag-minus tayo sa right side, magma-minus din tayo sa left side. Kung nag-add tayo sa left side, mag-add din tayo sa right side. Halimbawa, yung 3x, bakit siya block? Umuulan na. So, 3x plus 1 equals to 7. So, ito po, combining like terms yung dapat natin gawin. Alin dyan sa equation yung like terms? Itong 1 at itong 7. So, paano natin yan makukombine na nasa gitna sila or may number sign sa gitna? Kailangan nating mapag-isa sila sa tamang side, sa isang side ng equation. So, ano yung nangyayari po dyan? Ganito siya. Ano po? So, yung 3x, para makombine natin siya, para maalis natin siya dito sa side na ito ng equation, ang gagawin, 3x plus 1, so, kailangan nating mag-minus 1, equals to 7 minus 1. Para itong ating positive 1 dito, makakancel out siya ng ating negative 1. Ano po? So, matitira na lang, kaya ang nangyari dun ay 3x equals to 7 minus 1. So, ito na siya. Ano po? Or, simply sabihin nating transpose. Ano po? Again, combining like terms,
Yung transpose po, hindi po siya right term sa addition property of equality. Ano po? So, yun. Combining like terms, ganito lang siya. Pag sinabing transpose, linipat sa kabila. 3x. Pag naglilipat po tayo from this side, going to this side, or vice versa, mag-change po yan ang sign. So, naglipat tayo from positive. Pag linipat na siya sa kabila, magiging na negative. Ito na po, negative. So, ganun lang yung kasimple. Ano po? Kaya from positive to negative. Ano po? Now, let us erase this one. So, ito na. Ano po? So, ano nangyari dyan? 3x equals to 7 minus 1, 6. Ano po? So, divide 3 equals to 6 divide 3. So, ano naman po yung nangyari dito? 3x equals 6. Again, hinahanap natin yung value ng x. Paano natin makukuha yung value ng x kung wala tayong x? Mali. Paano natin makukuha yung value ng x kung meron pang 3? So, kailangan nating ma-isolate yung x. Ano po? Kailangan nating ma-isolate itong x. So, paano natin ma-isolate yung x? Alisin natin yung 3. Ano po? Alisin natin itong 3. So, paano natin maalis yung 3? Ang dami kong tanong. Ano po? So, aalisin natin yung 3 by dividing both sides. Kasi nga, again, kung ano yung ginawa. Kasi equation sila, equal sila, magkapareho. Ano po? Kung ano yung gagawin natin sa right side, sa lahat ng value sa right side, gagawin din natin sa left side. Kaya natin, pag nag-divide tayo dito ng 3, magdi-divide din tayo dito ng 3. So, 3 divide 3 is 1. Kaya ang natira na lang dito is x and 6 divide 3 is 2. Ano po? So, x is equals to 2. Ano po? Nakadalawang x na. Sana all. And again, yung x natin is yung ating tens digit. Ano po? So, alam natin na yung value ng x is tens digit. So, makukuha na din natin yung value ng units digit. Ano po? Yung tens digit natin is 2. So, eto, 2, ipalit lang po natin siya dyan. 2 times 2 plus 1. So, ang nangyari po kasi, ipalit lang natin, ano po? Yung 2 natin, 2 times 2 plus 1. Kaya, ang ito ay 5. Ano po? 2 times 2, 4 plus 1 equals to 5. So, yung tens digit natin is 2. Tens digit natin is 2. At ang ating units digit is 5. Ito yung ating tens. Ito yung ating unit. Now, ano yung sinasabi? Going back to the equation, ano po yung sinasabi sa equation natin? Sum of the digits is 7. I-try natin. Ano po? Sum of the digits is 7 daw. So, kung yung ating units digit is 2, at sum, addition, yung ating tens digit is 2, ating units digit is 5, and the sum of the digits is 7. 2 plus 5 equals to 7. Then, 7 is equals to 7. So, tama siya. Ano po? Pwede din nating i-check gamit yung mismong equation. Kung tama, kung hindi po tayo sigurado, baka bother pa tayo na mali yung ginagawa natin, pwede din natin siyang i-check gamit yung equation. Going back sa equation tayo, ano po? So, x plus 2x plus 1 equals to 7. Ano po? Now, yung value ng x natin is 2. Palitan lang natin siya. 2 plus, again, value ng x natin is 2. 2 plus 2 times 2 plus 1 equals to 7. Now, 2 plus 2 times 2 is 4 plus 1 equals to 7. 2 plus 4 plus 1, 5 is equals to 7. Then again, 7 is equals to 7. Tada! So, ano po, tama po yung ating answer. Ano po, na, anong tawag dun?
Napatunay natin or naibigay natin yung hinihingi ng problem na dapat daw yung sum ng digits is 7. So, tama yung ating number. Our number is, the number is 25. Ano po? So, yun. I hope may natutunan po tayo for today. This is my first video regarding mathematics tutorial. And I hope mas marami po akong oras para makagawa ng mas maraming video. Ano po? To help you guys understand these simple mathematical problems. Ano po? And please follow my page. Please subscribe my YouTube channel. And also, have a good day, guys. Happy New Year.